Somebody in your family one. At somebody in your ear. Kepada sama-sama duduk para bayi dan anak. Ato ba maging karapat-dapat tayo kapag ang pagkisiyan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa mga kapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lumahang ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa, sa aking pagkukulang, kaya sinasama ko sa pahalang ng Bebe Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal. At sa inyo ang mga kapatid na ako'y pananampin sa Panginoong ating Diyos. Tawaran tayo ng makapangyarihang Diyos, matawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama namin na makapangyarihan, ikaw ay mawain ng mapagpatawad kailanman. Kami yung muluog para kay Arkadya na yung tinawag ngayon upang iyong makapiling pakundangan sa kanyang pag-asa at pananampalataya. May dinawa siya sa kanyang talagang bayan at magkamit ng ligayang pangmagpakailanman sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Unang pagbasa, ang salita mula sa aklat ni Nabot. Ang sagot ni Nabot, sana ang sinabi ko ay may talagang maisulat at ito ay magluwang isang aklat. At sa bagay, maiupit ito ang kasalita ko upang sa habang panahon mabasa ng mga tao. Alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas na sa ako'y magtatanggol pagdating ng wakas. Pagkatapos na maluray itong aking buong balat, ang Diyos ko'y namamalas ay naman ay maangas. Kaya ang mamasdan at mukha'y makikita ng sariling mga mata, di lang sino mang iba. Ang salita ng Diyos. Sa katulungan, Panginoon aking mahal, pangalanin ko'y pakisya. Tingin mo o poon ang aking dalangin, tapat ng patuloy, kaya ako'y tingin. Itong iyong rito, huwag mo na subukin, pati mo ng lahat, kami ay salari. Panginoon, aking mahal, ay pangita. Araw na lumipas, aking nagulita, at naalala ang ginawa. Sa aking sipay, umuhit na bigla. Ako'y lumalangit sa taas ang kamay, parang piyang lupa ang diwakang ikungaw. Panginoon, aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Nawala ang lahat ng aking pag-asa, kaya naman poon ako'y tingin mo na. Ako ay umaasa sa iyong tiwala na kumumagay pag-ulitay ang pag-ibig ko na luhang dakila. Panginoon, aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Ikaw aking Diyos, ako ay turuan ka sa aking pasunod at aking kalooban. Ang Espiritu mo'y maging aking kanlaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Panginoon aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Thank you.
sa maikabigay ang mabuting balita ng Panginoon. Papuri ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahon sinulat ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking amay maraming silipin, kung hindi kayo ang sinabi ko na sana sa inyo. At paroon ako upang ipaghanda ko kayo ng malitiran. Babalik ako at isasama kayo sa kinaroonan ko. At alam niyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Puri ka namin, Panginoon, sa Kristo. May tatlong bagay na kailangan pag-ingatan ng tao habang siya nabubuhay sa daigdig na ito. Sabagat itong tatlong pagkilos na ito na maaari na siyang nagiging lason sa buhay ng tao, na siyang sumisira, hindi lang mo siguro sa buhay niya dito sa lupa, muna yung bahagi rin na kung saan ay sa ating pagtuloy sa panawagan ng buong may kapal. Ang tatlong ito ay anger, galit, grief, pagiging kahaman, pangatlo ay pagkatakot. So ito'y tatlong laso ng buhay na kinakailangan natin na pag-ingatan, at kung kinakailangan na nakikita natin sa ating buhay ay gamutin. Isa pong bagay dito sa ebanghelyong ating narinig ngayon sa araw na ito ay sinabi ni Jesus, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Huwag kayong matakot. So, huwag kayong mabahala. Kaya nga, ano yung sagot naman kapag sa pagkatanawon tayo nakararanas ng pagkatakot? Sabi nga ako sa ating Ebanghelyo ngayon, sa ngayon sa Ebanghelyo ni San Juan, ang sabi ni Jesus ay, para maalis sa ating mga takot, ay manalig tayo sa Diyos. Para nang palataya. Kaya kung kumisan yung buhay ng tao, punong ng tao, kasi bakit? Indicator na kinakailangan mo pala natin dagdagaan yung ating pananampalataya. Kinakailangan magdasal tayo ng dagdagan ng ating pananampalataya. Lord, increase our faith. Kasi yung takot ay namamayari sa panahon ng kahinaan ng ating pananampalataya. Bakit yung natatakot? Sabagat dahil sa walang pag-asa sa Diyos, hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. Kaya nagpapadala tayo sa ating takot. Ang takot ay bahagi na nararanasan ng takot. Pero yung panyay ng Jesus ay, do not live in fear. At alam po naman natin ang tao ay maraming pwedeng maging dahilan ng kanyang pagkatakot.
Well, tayo din kung minsan ay natatakot. May mga bagay na nakatatakot. Pero, ano nga, huwag nawa tayong manatili sa ating pagkatakot. At paano natin mapaglalabanan ang ating mga takot? Anong sabi ni Jesus? Manalig kayo sa Diyos. Manalig kayo sa akin. Pananampalataya. Pero kumisa, akala ng iba, yung ating pananampalataya, wala kasi sabi na natin yung pananampalataya natin, ay kumisan ay hindi natin nakikita yung epekto sapagkat isang pag-ilos na tumutugon sa isang bagay na maaaring hindi natin napapansin. Pero isa ho, no? Isa ho sa biyaya ng pananampalataya rin, tayo ay binibigyan ng lakas sa gitna ng ating mga takot at pag-aalinlangan. Well, alam po naman natin na isa sa mga maaring maging dahilan ng aming pagkatakot ay ang pagdating ng kamatayan. Maraming tao natatakot eh. Kung isang nalamang ay maliit na bagay, kinakatakot natin. No? Maraming natatakot. No? Kaya nga, malaking bahagi sa ating lipunan ngayon, no? Ang nasa isip ay takutin. Takutin yung mga gumagamit na ipinagbabawal na gamot, no? Para sila itumigil sa pamamaraan, sa pamamagitan ng takot at ano yung kalimitan ni kinakatakot, yung pagkawala ng buhay. No? Yun ang ginagawang pananakot. No? Pero sabi nga ho natin ay marami, no? Maraming mga bagay at mga pagkakataon at maraming mga tao na naging dahilan ng ating pagkatakot. Pero yung panyayan ay pinapahay ng kurming kapal, no? Kaya rin, ay manalig tayo sa Diyos. No? Alam yung kuminsan ay yung paggawa natin ng kabutihan, hindi natin may pagpatuloy. Bakit? Marami tayong takot. Marami tayong takot. Kaya kumisan yung gusto nating magawa na maganda, hindi natin magawa. Bakit? Tayo ay nagpapadala sa takot. Anong kinakailangan? Dagdagan natin yung ating pananampalataya. Ang bahagi rin o, no? Sa loob po ng ilang araw, ay nakita ko naman ang inyong pananampalataya. Pananampalataya sapagkat araw-araw tayong nagmisa para kay Arcadia. Tayo sa loob ng 4 na taon, Burito, ay ngayon ko lang nakita na nag-request na araw-araw ay gustong misahan yung kanyang mahal sa buhay na naulila na. Halimbawa, kumisa na nakapag-misa ng isa, dalawa. No? Pero ito, makita po natin yung araw-araw, no? Na inalis ninyo na ipagdasal. No? Bakit? Kasi bahagi ng pananampalataya. Bahagi ng pananampalataya. At malaki po, no? Malaki po yung katiyakan. Kapag kasi may pananalig tayo sa Diyos, ay sabi na natin, malaki na yung edge natin. May saroon sa ibang walang pananalig sa Diyos. Bakit? Kasi inaalis o pinapataglantin yung ating sarili sa gitna ng mga hamon na nakikita natin sa daigdig na ito. O kahit na siguro, kasi tayong mga tao, may kanya-kanya tayong takot eh. Mayroong ibang natatakot sa butik eh. May ibang tao natatakot lamang sa ibis. Kahit na sa tingin ng iba ay maliit lamang, pero kanya-kanya tayong takot eh.
Pero kulang na yung pinahayag ng Jesus. Sabi nyo, pananalig. Pananalig sa buong may kapal. Kaya nga kumisan, makita po natin, may mga bagay na ating tinatahak sa daigdig na ito. Kumisan, hindi natin alam kung ano yung mangyayari, pero ang daming pinahawakan naman natin ihalin yung pananalig natin sa Diyos. At yun ang nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang hamon ng daigdig na ito. Tingin sa natin ihalin ay paipakita natin. Paipakita natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoon Jesu Kristo. Anawa, maging bahagi po ng aming paghinilay sa araw na ito sa pag-abi namin suling ng tuman na itong pananalig na ito. Yung pananalig na ito ay tunay na magpatibay. Magpatibay sa atin na sabi ng mga kahapon, isa sa mga huwag naming kalimutan na ituro sa mga makabaang generasyon ay ang karunungan ng mga matatanda. At isa po ito na may bahagi ninyo rin, ano yung karunungan ng matanda? Yung pagkabalahin ng pananampalataya. Kasi kuminsan ang mga bagong generasyon, hindi nila maintindihan eh. Paano sila patatagin sa gitna ng kanilang mga alinlangan sa daigdig na ito sa pamamagitan ng pananampalataya? Lalo na kung hindi nila naranasan doon. No? Pero sa mga matunda, alam niyo na, halimbawa, may mga bahagi na, alam niyo, Father, basta kapag ako ay natatakot, ano yung ginagawa ko, nagdarasal lang ako. Kumakalma ako. Kumakalma ako. Nagdarasal lang ako ng Santo Rosario. So, yan po yung karanasan ng pananampalataya na yan ay maging bahagi po na sana may bahagi ninyo. May bahagi ninyo sa mga kasalukuyang henerasyon. Sabi nga ko ay yung mga millennials, yun kasi yung tawag sa mga millennials, yung mga 60-year-old yung taon, 1960s na yung mga baby boomer yun. Eh, yung father, yung bago mag-60s, no? Ano man tawag doon? Wala ko na nakalagay kung anong taon ang tawag doon sa bago mag-1960s. No? So, hindi ko po alam kung siguro po ay si Arcadia. No? Yan ay 1918, ay hindi ko alam kung ano yung bracket na may ipapahagi nila. Pero yung sabihin ay maging bahagi na itong mga karanasan ng pananampalataya ang pwede nitong ibahagi para sa susunod na generasyon. Kasi parang hindi nila nangintindihan, pero malaki pong epekto. Sabi mo, kumisan hindi may paliwala. Pero kapag naituro ninyo sa mga bata na, kasi kanina sinasabi, basta magdasal ka. Magdasal ka ng isang ama namin o magdasal ka ng Santo Rosario. Ay, nawawala. Nawawala yung takot. Nawawala yung takot. Lalo-lalo na sa gitna ng maraming hamon ng kasalukuyang panahon. At naman itong pananampalataya nito, itong pagpapahayag ng ating pananampalataya ay siyang maging bahagi po ng higit nating katiyakan. Nalit, ha? Na si Arcadia ay nasa pilit na ng buong may kapal. O, kung sabihin na natin, alam natin na doon na rin siya patutubo. Sapagkat sa kanyang pamukuhay sa daigdig na ito ay ipinahayag yung ulari ng pananampalataya na makikita rin po sa inyo bilang mga kamag-anak ang kanyang mga mahal
sa buhay. Ang daigdig na ito ngayon ay naghahanap ng mga tao na maging halimbawa ng katotohanan ng pananampalataya. Kasi ang daigdig po na ito ngayon kung minsan ay nakita natin na rin na maraming modelo ng sasakyan, maraming modelo ng perfume. Pero kuminsan, kulang tayo ng modelo sa ating pananampalataya. Kaya po, maging bahagi nawa na tayo ay maging mga buhay na saksi ng ating pananalig ng pananampalataya para sa iba. At hilingin natin ang tulong ng mga banal, hilingin natin ang tulong ni Alicadia na nawa ay buksin na sa pili ng buong likapan ay maging gabay natin sa pagtahak natin sa daigdig na ito. Magsitayo po kayo. Sumasampalataya ako sa Diyos. Sa pagpa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 pagp
kayaman ng buong kay Jesucristo, isang na lang ng Diyos, Panginoon ng lahat, nagkaroon tayo siya ng Espiritu Santo. Ipinanganak sa kanyang bilhin, pinanganak sa aming Diyos, pinanganak sa aming Diyos, ang mga pangyarihan sa iyong kaawa. Nawa'y pala
Ama namin yung mapagkalingan, pagkaloob mo sa namin pagkaisa kay Kristo, muling magabuhay sa pili mo, kasama ng anak, ang Espiritu Santo, magpasawa ng handa. Amen.
sa kapangyarihan ka ng banal na Espiritu ang mga kaluhog na ito ng aming nilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng aming nangiwanak at aming Panginoong Heso Kristo na nagubos ipagdiwang ang misteryo nito. Noong gabi yung ipinagkanuloy siya, pinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati natin ngayon, iniabot sa kanyang mahalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kahit ito ang aking katawan na inihahandog para sa ito. Ngayon ginamahal ng matapos ang apuna, ginawa kanya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mahalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aming dugo, ng bago at walang hanggang. Ang aming dugo ay bubuhos para sa inyo ang mga kasalanan. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pagkabuhay. Na sa pagbibigay ng sa banal na katawan, nagagawing maningning sa liwanag ng pagkabuhay.
bawat kuha ng dalamhati. Sabagat kapag aming masilayan ng iyong kagandahan, kami naging katulad mo at sasamba kami walang humpay sa iyo. Sa pamagitan ng aming Panginoon Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya sa kanyang lahat ng pagpapahuli sa iyo, Diyos sa mga makapagyarihan at kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Thank you.
sa aming utang. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Amen, Lord.